Okay, ito po yung ating teksto. Sa panahon po natin ngayon, ay marami na ang naiinggan niya na manood na lang sa television o manood na lamang sa social media patungkol sa worship service. Meron kasing mga nagsasabi na mas mainam na doon na lang sa TV o kaya sa social media ka manood ng sermon. Kasi pagka naiinip ka na, patay mo lang at kung medyo gusto mo na lang ulit manood, balikan mo na lang. Very convenient, ano? Amen! Very convenient. Habang ikaw nakikinig ng sermon, kumakain ka o kaya kung anong ginagawa mo. Sa nagling mo, kunti na lang tayo. Maraming manunod. At tapos, pagka medyo boring yung preaching, patay mo lang muna. At kung may isa, kasi nangyayari, pagka ikaw pumunta rito sa church, eh matatali ka ng mga 2 oras ka rito sa church. Hindi ka makalis, nakakahiya. Hindi ka makatulog, nakakahiya. Pagka ikaw gusto mong umalis na, hindi ka rin makaalis. Kaya marami mga sinasabi mga mananampalataya ko no, na pagka nagsasuggest sila na kung maaari yung sermon eh hindi na aabot ng 40 minutes. Mga 15 minutes na lang. At dapat nun, yung sermon is built around some felt need accompanying with short drama to hold people around. To hold the people's attention, the general aim is to make everyone feel good in the church. Yeah, dapat kung komportable ka rito sa church, aircon, meron ko lang butang upuan, tapos 15 minutes ka lang makikinig ng sermon. Tapos hindi pa upil-pili ng iyong buhay, hindi ka pa patatamaan. Basta ang aim ay to make you feel good and comfortable in the church. Alam niyo, yan ay, that is an inherent denial of the power of God's word to convert sinners and build up God's people by exposing our sin and pointing to the grace of God at the cross. Alam niyo mga kapatid, dito sa ating teksto na ito, dito sa Hebrews chapter 4 verse 12 to 13, sinasabi rito na it is one of the great biblical texts of the power of God's word. Kasi itong author ng Hebrew o yung the writer of Hebrew ay winawarningan niya yung mga kapwa niya, mga Hebrews. He was warning the Hebrew churches, the Hebrew church, in the danger of what? Tinatawag na cultural Christianity. Alam niyo yung cultural Christianity o mga cultural Christians. Ito yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. They are not practicing Christian,
Pero they adopt Christian values. Ina-adapt nila Christian values, katulad nung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yeah. Christian values yan, o kaya huwag mong gagawin ang na hindi mo nais gawin para sa iyo. Yeah. Christian values yan. Ina-adapt nila yung mga Christian values, pero hindi naman sila mga Kristiyano. Pero when it comes to talking about salvation, ay hindi na dapat pinag-uusapan yan. Hindi na dapat pinag-uusapan. When it comes to yung kasalanan, ay hindi na dapat pinag-uusapan yan. Kasi nakaka-offend yan yung mga topic na yan. Kaya wala kayong dapat pinag-uusapan, kundi puro pag-ibig lamang, puro pagmamahalan lamang, wala na yung condemnation. Wala na yung condemnation, wala na yung mga criticism. Kundi magmahalan na lang tayo sa isa't isa. Kaya nga ba, dito sa Hebrew letter na ito, ito ay nakabase doon sa Psalm chapter 95, which refers to the tragic example of Israel in the wilderness. Kahit na yung mga Israelita ay naligtasan nila yung salot at sila ay nakalabas sa Egypt ng naligtas at nakatawid sila ng dagat na pula at nakarating sila sa wilderness at kung nandun sila sa ilang ay they stay there for 40 years at sinustain sila ng Panginoon ng tubig at mana for the entire 40 years. Subalit sa kabila ng kanilang katapatan ng Diyos sa bansang Israel, hindi sila nanampalataya sa Diyos. They remain disobedient to God. Kaya ba doon sa verse 11 ng Hebrew chapter 4 verse 11. Therefore, sabi nung writer, therefore let us be diligent to enter that rest or that salvation so that no one will fall through following the same example of disobedience. Para lang nun tayo ay kayo maging masigasig upang kamtin natin yung kapahingahan na yun. Upang hindi tayo bumagsak na muli na katulad ng halimbawa na ginawa ng ating mga ninuno nung nandun sila sa ilang. The connection here is that we should not follow their example of disobedience to the world, to the word of God. Sapagkat ang Israel, sa kanilang buong kasaysayan, sila ay hindi ganap na nanampalataya sa Diyos na nagligtas kanila, naghango sa kanila sa kanilang pagkakalipin at gumawa ng maraming milagro, maraming kababalaghan, maraming mga aral at nag-preach at tinuturuan sila na magbuting balita sa kanilang buhay sa kabila na hindi nila nilakipan ng pananampalataya kung kaya't sila ay hindi naging masunurin sa Diyos. At sa buong kasaysayan ng mga Israelita, sila ay naging masuwain na bayan ng Diyos. In verse 12, it begins with 4. The connection, kaya nga ba, sabi? Kaya nga ba? Subalit, ang salita ng Diyos, sinabi ng writer na Hindu, it will do a powerful work in our hearts if we hear it, allow it to expose our sin, and obey it. Ang salita ng Panginoon ay makagagawa sa ating buhay ng maraming bagay kung ito ay ating pakinggan,
kung ito ay ating susundin sa ating buhay o i-apply sa ating buhay. Since God sees and knows everything, including our very thoughts, we would be fools to disobey His life-giving word. Alam nyo, ang Diyos ay alam lahat ng bagay. Walang naliligid sa paningin ng Diyos. At lahat ng ating iniisip ay alam ng Diyos. Kaya nga tayo magiging hangal kung ating patuloy na susuwayin o hindi natin pakikinggan yung salita ng Diyos na ito na nagbibigay ng buhay sa atin. And then, we should not follow. And then, because God's word is powerful to expose our sin, and God Himself sees everything, we must be diligent to have our hearts right before God. Kung kaya dapat, hindi natin gagawin yung ginawa ng mga Israelita. Okay. Asara tayo. Because God's word is powerful to expose our sin, and God Himself sees everything, we must be diligent. Tayo ay dapat na maging masigasig na ang ating mga puso ay tama sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga ba, if we heed God's word, it will keep us from the cultural religion that brings your judgment. Sapagkat yung cultural Christians na yan, akala mo mga Kristiyano, dahil naniniwala sila sa Christian values pero hindi sila tuloy ng mga Kristiyano, sila ay sure na sila ay magiging haharap sila sa judgment ng ating Panginoon. Kaya nga, the writer of Hebrew is extolling the power of God's word to bring us into a personal experience of His rest or salvation. Kaya nga ba, that is why the sword of the Spirit or the word of God or God's word is what? Is powerful to expose our sin. Ang sabi nga sa verse 12 ay ganito, for the word of God is living and active and sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Dito sa ating verse na ito ay meron tayong apat na pag-aaralan dito. Meron ipinapahiwating na apat na bagay dito tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Una, God's word is living. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Kaya nga ba, since God is the living God, and His word cannot be separated from Him, that word is a living word. It can never be exterminated. Ang sabi nga ni Isaiah ay ganito. Ang sabi ni Isaiah, the grass withers and the flowers fall, but the word of God, the word of our God, stands forever. Nalalanta ang damo at nalalagas ang mga bulaklak. Subalit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman.
Amen? Amen. Amen. At ang sabi nga, since God is the author of life, His living word imparts life in two ways. Number one, God's word imparts new life to dead sinners. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay doon sa patay ng na taong makasalanan. And because of sin, we all enter this world dead in trespasses and sins and alienated from God. Sinasabi nga sa Ephesians chapter 1, chapter 2, verse 1, kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. At sinasabi nga sa verse 12, kayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa inyong mga kasalanan at kayo'y naging kaaway ng Diyos dahil sa inyong mga kasalanan. Ayun sabihin, ang taong ipinanganak dito sa lupa ay meron na siyang minalang kasalanan. At siya ay patay sa kasalanan. Patay. Kaya nga ba, ang taong patay, a dead sinner can no more will himself into spiritual life than a dead corpse can will himself into physical life. Alam nyo kasi, yung taong patay, pagsasampalin naman yan, hindi magagalit sa iyo yan. Yung mga kamag-anak lang, magagalit sa iyo. Kahit na lang gawin mo sa taong patay, kahit sunugin mo pa yan, hindi magre-reklamo yan. Kasi, patay. Patay eh. Kaya nga ba ang isang taong patay ay hindi na siya makakaramdam ng anumang bagay dito sa mundo. Ganun din ang taong patay sa kasalanan, hindi siya makakatanggap o hindi siya makakadinig at hindi siya makakaramdam ng anumang bagay na espiritual. Sapagkat siya ay patay sa kasalanan. Pero ang sabi doon sa Bible, God is pleased to use His word to impart new life to dead sinners. Subalit, ginamit ng Diyos ang kanyang salita upang maibahagi ang buhay na ito doon sa taong patay sa kasalanan. Ang sabi nga rin sa Santiago 1:18, He chose to give us birth through what? The word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. At sinasabi pa rin sa unang Pedro, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable thoughts. Imperishable through the living and enduring word of God. Kayo ay nabuhay. Kayo ay pinanganak na muli. Hindi sa nasisirang binhi, kundi do sa hindi nasisira, do sa mula sa buhay at tumatagal na salita ng Panginoon. At sinabi pa ni Apostle John do sa John chapter 20 verse 31 ay ganito, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have what? Life in His name. Doon ka lang magkakaroon ng buhay sa iyong pananampalataya. Ngayon, pananampalataya, Jesus. Okay. Alam nyo, sabi ko nga, ang taong patay
pagka namatay na siya, ay hindi na siya makaka, wala na siya magagawa, kundi siya ay patay na. Subalit, pagka nagsalita ang ating Panginoong Hesukristo, ang taong patay ay nabubuhay. Katulad na lamang ni Lazaro, doon sa John chapter 11, nabalitaan, ibinalita kay Jesus na si Lazaro ay may sakit. Hindi nagpunta si Jesus doon sa Bethany. At sa ibang direksyon siya nagpunta. At makalipas ang ilang araw, may nagbalita sa kanya na namatay na si Lazaro. Kung kaya ang nangyari, bumalik siya at pumunta siya sa Bethany. At sinalubong siya ni Martha, ni Maria na kung nandito po kayo Panginoon, kung naaga-aga lang kayo Panginoon, ay hindi sana namatay ang aking kapatid. Pagkatapos noon, sinabi ni Jesus, buksan ninyo, alisin ninyo yung takip na bato doon sa libingan. Kasi yung libingan ay inukit sa bato yun at tapos ay pinakpan ng malaking bato upang masilyado yung libingan. Ngunit sinabi ni Martha sa kanya, Panginoon, apat na araw nang nakalibing yung kapatid namin. Siguro ay ka nangangamoy na yan. Eh ganun talaga ang taong patay. Mabubulog. Pagka apat na araw nang nakalibing at hindi naman uso imbalas mo nun, kundi binubuhusan lang ng pabango, eh siguradong aamoy. Anong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? Ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, tinawag niya si Lazaro doon sa John chapter 11 verse 43. Sinabi niya, Lazaro, lumabas ka dyan. And Lazarus was brought to life when Jesus called him from where? From the grave. Yung taong patay na ay nakadinig ng salita ng Panginoon at ito ay nagbigay buhay sa kanya. Ano sinasabi doon sa John chapter 5 verse 24? Ano sinasabi? Basa. Pakatanda ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsubo sa akin ang may buhay na walang hanggan. Hindi na siya katulad sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nilipat na siya mula sa kamatayan papatungo sa buhay. At doon sa verse 25 ang sinasabi, pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makikinig sa kanya ay mabubuhay. Mabubuhay. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ako ang daan. Ako ang katotohanan at ako ang buhay. Sapagkat sa kanya nagmumula ang buhay. Hindi lamang si Lazaro ang nakatanggap ng buhay. Sapagkat mayroon isang tao na siya ay patay sa kasalanan. Patay siya sa kasalanan at hindi kinikilala si Jesus bilang Panginoon. At pinepersecute pa niya ang church. Walang iba kundi si Pablo. Kaya si Pablo has renewed life when the Lord has called him and spoke to him. And he spoke to him in Acts chapter 9 verse 5. Ang sinabi, at galit na galit si Pablo at nanggigigil siya nung siya ay pumunta sa Damasco at siya ay nakahanda ang kanyang sarili para i-persecute ang iglesia. Subalit sa daan ng Damasco, kinatagpo siya ng Diyos. Kinatagpo siya ng ating Panginoon Jesucristo na sabi sa kanya, Saul, Saul, sino po kayo Panginoon?
Ako si Jesus. Bakit mo ako inuusig? Eh, yun ay tawag sa kanya. At yun ay nagpabago sa kanya. Mula sa patay na kalagayan patungo sa buhay. Sapagkat nagsalita ang ating Panginoon na taglay ang buhay. Nasabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya kung kaya't binigay niya ang kanyang buktong anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng what? Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaya nga ba, ang salita ng Panginoon ay buhay, at ito ay nagbibigay buhay sa taong patay. Amen. At hindi lamang yun, God's Word imparts renewed life to His saints. May mga panahon na tayo ay dumadanas ng hindi natin ma-explain sa ating buhay. Minsan dumadanas tayo ng spiritual dryness, kung tawagin. Katulad na lamang ng isa naming kasamahan doon sa Pilipinas noon, nanapag tayo kanyang asawa doon sa Saudi. Nung inuwi na yung bangkay ng kanyang asawa doon sa Pilipinas, ang sabi niya sa amin, parang napakalayo ang Diyos. Parang napakalayo ang Diyos. Sapagkat all of us that have known God's salvation for a while have gone through dry times when God seemed distant or when we are facing trials. Pagka dumadanas ka ng pagsubok sa iyong buhay, para bang napakalayo ang Diyos? Para bang ang feeling mo ay pinabayaan ka na ng Diyos? Para bang wala ka ng kwenta sa Diyos? Pero hindi yun. Anong sabi ni David? God uses His word to renew and revive us. Anong sabi ni David? Sabi ni David, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Psalm 19:7. Ang salita ng Panginoon o ang kautusan ng Panginoon ay ganap. Ito ay nagpapasariwa ng kaluluwa. O reviving the soul. At nilang yun, it only makes sense that if the living God has spoken to us in His written word, then we should seek it like a treasure and devour it. Ayun, devour kasi kainin yan eh. O sa magaspang salita, lamunin. Devour it as a hungry man devours a meal. Being the Word of God, it is both the Word from God and the Word about God. It is our only source. It is our only source of knowing specific truth about God. Sapagkat walang ibang pagmumulan ng ganap na katotohanan na magpapatunay sa atin patungkol sa Diyos, kundi ito ay nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Hindi sinulat ang Biblia upang patunayan na mayroong Diyos. Isinulat ang Biblia upang malaman mo na ang Diyos ay ganap at mabuti para sa iyo. The Bible is written
so that you will know that God is good. That God is good. Hindi ito pinapatunayan pero Diyos. Sapagkat tumingin ka sa kalikasan at makikita mo ang creation na ito ay mapapatunay na mayroong Diyos. At ang sabi nga, creation reveals His attributes in a general way. Itong creation in a general way. But the written word is God's disclosure of Himself. Dito mo makikilala ang Diyos. Makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kinakailangan natin ng salitaan ng Panginoon. Amen. Hindi lamang yun, God's word is active. Ang una nga, ang salita ng Panginoon ay buhay. Pangalawa, ang salita ng Panginoon ay active o makapangyarihan o ito ay hindi kumukupas. Ito ay hindi active. Hindi ka kumukupas. Ano? Active. Aktibo. Ika nga, we get our word energy from the Greek word translated active. Buhay. Hindi, living na ngayon buhay. It is active. O yung may energy. Masigla. Gumagana, ibig sabihin, it means that the word is effectual. Merong may action. O merong may sinasabi, it accomplishes what God intends for it to do. Ginagawa nito kung ano man yung gusto nitong gawing mangyari. Kaya active. O powerful. O yun, walang kapaguran. Walang kapaguran. Kaya nga ba, ano sabi ni Isaiah? Ano sabi ni Isaiah doon sa Isaiah chapter 55 verse 10? As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Ibig sabihin, ang ulan nagmumula sa ang ulan at ang nyebe o snow ay bumabagsak galing sa langit at ito ay hindi na bumabalik. Kundi ito ay dumidilig. Nagdidilig sa halaman upang ito ay magbigay ng bunga do sa sower at doon sa at magbigay ng tinapay do sa kumakain ng tinapay. Ibig sabihin, yung ulan na yon na pumapatak na galing sa langit, ito ay nagbibigay ng benefits, nagbibigay ng benefits do sa mga nakakatanggap nito. Amen. 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 O ipagpapatuloy natin yan na sinasabi, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ibig sabihin nun, pagka inihasik ang salita ng Panginoon, ito ay hindi babalik ng walang ng walang kabuluhan, kundi ito makaka-accomplish ito ng lahat ng gustong i-accomplish ito yung intended purpose nito. Kung ano man ang purpose ng Panginoon sa kanyang paghasik ng salita ay ito ay magkakaroon ng kaganapan. Ibig sabihin, kung ikaw ay magdi-distribute ng tracts,
Huwag mo sabihin na wala naman nangyayari dahil sa nag-distribute lang ako. Hindi! May nangyari! Dahil ikaw ay nag-distribute ng tracts na sa sandaling ito ay binasa, sa sandaling ito ay nabigyan ng papapahalaga, ito ay mangyayari ng ito ay mangyayari at magbubuha ng kaligtasan o kahatulan sa kanya. O kahatulan sa kanya. Alam niyo mga kapatid, sometimes Christ designs, ibig sabihin, may mga tanong, bago yun, may mga tanong, paano naman yung mga tao, mga nire-reject yung salita ng Panginoon? Anong kalagayan nila? Kasi sinasabi mo na pagka ang salita ng Panginoon ay inihasik, ito ay hindi babalik nang hindi na-accomplish yung kanyang intended purpose. Paano naman yung nag-reject ng salita ng Panginoon? Ang tanong nga ay, what about people who hear and reject God's word? Paano yun? Ang Bible din ang sasagot niyan. Ang sabi nga doon sa Matthew chapter 13, verse 13 hanggang 15, therefore I speak to them in parables because seeing they do not see and hearing they do not hear nor do they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of these people have grown dull. Naging mapurol ang puso ng mga tao na ito. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Ibig sabihin noon, mga kapatid, itong generation na ito, ang tao ay ayaw na makinig ng salita ng Panginoon. Bakit ayaw? Sabi nga rin sa Corinthians, binulag na sila ng Diyos ng sanlibutan na ito upang hindi nila maintindihan ang salita ng Panginoon. Eh nakakalungkot yun. Kasi maraming tao ang nagre-reject. Maraming mga tao ang pagka pinag-usapan na yung salvation, pagka sinabi na pinag-usapan na yung ikaw ay makasalanan, ay nire-reject na. At hindi na dapat pinag-usapan. Ayaw na natin pag-usapan yan. Kasi very offensive yan. Kaya ayaw pag-usapan. Subalit, ang salita ng Panginoon ay active. Very active yan. Kaya sometimes Christ designs by His word the hardening and blinding of the wicked sinners that they may be the more prepared for deserved destruction. Kaya na ba maraming mga tao ang mapapahamak? Hindi dahil sa sila ay gumawa ng masama, kundi nireject nila ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. And God's word is sharp and piercing. Pero bago yun, meron isang pastor. Bago yun, meron isang pastor. Nag-preach siya tungkol sa 1 Peter chapter 3. At ang topic niya ron,
ay sinasabi nyo na sinasabi nyo na wives should submit to their husbands even if the husband are disobedient to the word. Yun ang kanyang topic. Wives, submit to your husband even though the husband is disobedient to the word. Aba, ay mayroong bumisita sa kanya na isang single woman. At ang sabi sa kanya ay ganito. Ang sabi sa kanya, you should never preach that topic on a worship service. Huwag mo na ikang ipipreach yung topic na yan. Ngayon, ang tanong niya, if he misrepresented what the text says, did I misrepresented what the text said? Ang sabi ng babae, no, you taught what it says. Itinuro mo kung ano yung sinasabi ng text. Or did I say it in an arrogant or condescending manner? Naging arrogant ba ako sa pag deliver ko ng aking message na yan? Nasabi, no. You have the proper tone of voice and manner of speaking. Then, what is the problem? Ang sabi ng babae, the problem was I brought a friend with me who is an ardent feminist. She was offended and will never come to the church again. She was offended. Ang sabi niya, well, I've been doing this for a few years now, and I know that one or two things will happen. Either your friend will be converted of her rebellion against God and come to repentance, or she will harden her heart and be all the more guilty of the day. Ang sagot sa kanya, the day of judgment. But either way, God's word will not return to him void without accomplishing his purpose. Pati yung babae na yun, binarin mati. Ano yung purpose ng Panginoon? Bakit ito ay ilantad? Makikita dito, itong purpose na ito ay upang ipakita kung sino ang tunay at kung sino yung hindi tunay. Ipinakikita dito kung sino yung tatanggap at hindi tatanggap. Pinapakita rito yung magpapahalaga at yung hindi magpapahalaga ng salita ng Panginoon. Either way, kahit na anong mangyayari, yung ma-accomplish yung purpose ng Panginoon pagka inihasik ang kanyang salita. Rejectin man ang tao yan, ibig sabihin nun, na-accomplish din yung intended purpose ng ating Panginoon. Kaya nga ba, hindi lamang active ang salita ng Panginoon, kundi God's word is sharp and piercing. Sharp and piercing. The writer is using figurative language to show that God's word is sharp and it cuts deeply to the very core of our being. To the very core of our being. Unless
Your conscience is hardened beyond remedy. You cannot read God's word or hear it preached faithfully without getting cut in the conscience. Ibig sabihin, kung matigas na ang iyong puso, hindi na tinatablan yung puso mo, meron ka ng pusong bato. Meron ka ng pusong bato. Kaya nga, God's purpose in cutting us is to bring healing, not to leave us wounded. Sin is like a cancer growing inside of us. Kaya pagka nag-preach at tinamaan ka, pasalamat ka. Hindi ka manhid. Dahil pagka ikaw ay hindi na nakakaramdam, ano yung sabihin nun? Patay. Hindi na nakakaramdam eh. Patay. And untreated, it will be fatal. Kaya nga ba tayo nandito sa church? Kasi ang church ay isang hospital dito ito. Na ang pumupunta dito ay yung taong may sakit na dapat na pagalingin. Amen. Amen. Okay, hindi lamang, kaya nga ba, the Bible is a dangerous book. The Bible is a dangerous book. Meron kasi si Dr. Livingstone na nandun siya sa Africa. Eh, kinausap niya yung isang chief ng isang tribu na magba-Bible study ako sa inyo, chief. Ayaw magkakakang mag-Bible study dito. Hindi ko tinatanggap yung Bible dito. Bakit po, chief? Kasi sinasabi diyan, huwag akong mag-aasawa ng marami. Eh, gusto ko marami asawa ko. Kaya nireject niya agad yung Bible study. Kasi nga, ma-expose yung kanyang kasalanan. Eh, ayaw niyang mapagaling yung kanyang kasalanan. Katulad na lamang nung kaibigan ko, nung sinisira ko, sabi sa akin, kaya nga ba ayaw kong sumama sa iyo eh. Aalisin mo yung bisyo ko. Eh, ito lang bisyo ko, kaligayahan ko. Ayun. Kasama na sila ng bisyo niya. Kawawa naman yung barkada ko na yun. Okay. Bakit? Dangerous. It will cut you. It will cut you. Kaya nga dangerous ang Bible. It is a dangerous book. When it makes your conscience go ouch, don't harden your heart. Repent. Pagka nakaramdam ka ng ouch, pagka nakaramdam agoy, it is time for you to repent. At sinasabi, let God do the surgery by cutting out the cancer of sin that the Word has revealed. Amen. Bilisan natin. God's Word is an authoritative judge of the thoughts and intentions of the heart. Sinasabi nga doon sa verse 13 ay ganito. And the word thoughts refers to all negative thoughts related to emotions such as anger. Alam niyo kasi, pagka ikaw ay galit, itinatago mo yan. Yung galit mo sa katabi mo, tinatago mo yan. Sinisikrat mo yan. Kaya nga, the word thoughts refer to all negative thoughts related to emotions such as anger, which a man may wish to keep hidden from others
But which God knows. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. And intention refers here to morally questionable thoughts. Yung intention mo, ito yung morally questionable thoughts. Yung intention mo, puutahan mo yun mamaya. Katapos ng service. Yung intention mo, kaya kami punta rito sa church. Okay. The heart refers to the totality of the inner person. The heart, itong kabuuan natin, ito the totality of the inner person. And we get the word critic from the word translated judge. Pagka kasi kritiko ka, judgmental ka. Okay. Kaya nga, pagka pinasama-sama mo yan, so that God's word is able authoritatively to act as a critic or a judge of our innermost feelings and thoughts, showing us where we are wrong. Pinapakita nito kung saan tayo may mali. Kaya ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon sa ating buhay. And the word cuts down to our inner thoughts and feelings, revealing to us the things that are not pleasing to God, so that we can repent of these things and receive God's restoration. Okay. God Himself sees everything, including our deepest thoughts and motives. Verse 13, sinasabi, nothing is, you know, creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and exposed before the eyes of Him to whom we must give account. Lahat ng bagay ay hayag sa mata ng Panginoon. It is impossible to hide from God. Ang sabi nga ni David, nung nagpunta ko sa impyerno, nandun ka. Nagpunta ko sa langit, nandun ka. Nagpunta ko sa ilaliman ng dagat, nandun ka. Saan ako makakapagtago? Wala. Sapagkat lahat ng dako ay nandun doon ang Panginoon. Amen. Nothing. Kaya nga, there is no escape from His omniscient gaze. And sin is always stupid. Stupid talaga yung sin eh. Because even if we fool everyone on earth and think that we got away with it, we didn't fool God. Kaya stupid yung sin. Akala niya makakapagtago ka. Yung mga sasabihin mo, ay dito, wala akong kakilala dito. Okay. And since we all will give account to God, we must be diligent to have our hearts right before Him. Right before Him. We know that one day, we all will stand before God to give an account of deeds we have done in this body. Therefore, we should have our ambitions to be pleasing to Him, not just outwardly, but in our heart. Ano sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:9? Sinasabi doon, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Ano sinasabi doon sa verse 10? Sinasabi, for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Okay? Manda kayo, manda tayo. Darating yung panahon na yun, haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon. And every true believer, ito maganda, every true believer will develop the habit of judging sin
on the thoughts or here or heart level out of desire to please the Savior who gave Himself for us on the cross. Kaya tayo dapat, mga kapatid, maging sensitive tayo sa kasalanan. Sapagkat hindi natin ito kailanman maitatago sa Diyos. Sapagkat lahat na ito ay hayag sa Diyos. At darating ang panahon, magbibigay suli tayo sa ating Panginoon. Oo nga, naitago mo ito sa maraming tao, pero hindi mo maitatago ito sa harapan ng Diyos. Amen. Okay. Here are 5 practical applications to what we have studied. Number 1. Treasure God's word above all worldly counsel. Lahat ng mga pinapayo dito sa sanlibutan, pwede may consider yan. Pero ang dapat mong pagtiwalaan o ang dapat mong pagyamanin sa iyong puso ay ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Number 2. Read, study, memorize, and meditate on God's word. Every morning, meron tayong verse of the day. Nababasa ba niya? Amen. Amen. Okay. Napapag-aralan ba niya? Nalimemorize ba niya? Okay. Mahaba. And number 3, apply, trust, and obey. Yun ang mahirap eh. Obey. God's word. Dapat sa pang-araw-araw nating buhay, na-i-apply natin yan. Na-i-apply natin yan. Ibig sabihin, kauna-unahan ang ina-apply natin sa ating buhay yung magpatawad ka. Sapagkat ikaw yung pinatawad. Amen. 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 And number 4, live with your heart exposed to God's word. And number 5, lastly, take all the good biblical preaching you can absorb. Sabihin, take all the good biblical preaching that you can absorb. Purihin ang Panginoon. God is glorious, worthy of all praises.